De, ako nabibitin ako. Feel ko nabibitin ako dun sa dalawang series. Lalo na yung mga parlay gods. Pero ito guys, silipin muna natin. Sino bang magtatapat sa ating head-to-head match-up? Si Nench Itay, Queen at yun. GPK. Sino bang mas angat sa dalawang to, guys? Dati si Queen eh. Parang ngayon, mainit din to si GPK eh, no? Sa laruan. Stable naman kasi si GPK din. Kumbaga, pero parang Queen, mami, bangle year pa rin eh. Kung may mga mid-player ka kasi nakakalaban, itong mga to na yun eh. Ito na yung dalawang best of the best eh. Ito na nga. And speaking of Pangolier, naku, maibalik lang natin yung laban nila up against Team Spirit. Two times din kasing pinakawalan yun ng Team Spirit. Pinan yung Magnus eh. Lalabas ba ulit ang Pango? Open po! Talo tayo! Talo tayo! Talo tayo! Yan, nag-doubt ko kasi. Ayoko ng mga ganun eh. Hindi kasi parang diba? Natayaan na. Parang kasi feeling ko, both teams kasi naginig. May tignan mo yung naging choice nila. Ang ginawa ng gaming legator dito, mas sinayagan ba nila si Rubik? Then, syempre, alam naman ng Betboom yan, ba't binaban yung Rubik kung pa-first pick Magnus kasi. Eh, bina nila oh. Wala naman tayong mago, hindi natin control yan eh. Nila. Yes. Montra ka kanini. Dahil napipil ko ngayon, napipil diba, ko na pwedeng mo? Inigma. Ay, nga, pwede kasing inigma both teams. Guys, bawi na lang, okay? Int na lang. Int na lang, pwede na sa int yan. Pwede naman. Si Baseball Spirit, universal to. Tsaka yung advance na ayun, inagad. Ah, inagahan na, inagahan na. Uy, ganito ha, storm agad. First pick. Ah, kasi para mama hindi ka na mahirapan, alo. Like, baban ba silang pango dyan? Baban ka na lang ng pack dyan eh. Mm. Baka siguro ni ready na nila to for pango ni Queen. Para naman kasing gusto mo yun ha, pag storm ka, kalaban mo, pango. Pango, no? Malapit, no? Mm-hmm. Tsaka madadodge-dodge mo lang siya kahit gumulong siya level 6, di ba? Okay, that's the plan. Pero bans naman ng GG, ano ba mga dapat nilang tanggalin? Sa storm first pick, parang wala naman. And kahit ngayon nakikita natin na yung mga void do, na it's either kasi nababan din ng maaga yun or ino-open na lang. Yeah. Ang mga nagiging open ngayon kasi talaga yung mga S-Ben Slurky. Mm-hmm. Lahat halos nung team naglaro noon. Slark, Sven, no? Oo, eventually sila yung mga nagpapapanalo. Ayun nga, titignan natin dyan kung yung pa rin ba yung lalabas dyan. Pero Gaming Legendator, binandi na yung layon dito, magandang ban yan. Sa mga support na nakaka-drain ng mana, may panghuli, against Storm Spirit, maganda talaga yung layon. So, magandang, I mean, bakit nga ba sila nagban yan? Ayun ang hindi ko alam. Sila, yan ang hindi ko alam, pati yung mga inta. Hindi kasi kay Save, si Save kasi. Paborito ni Save yan. Okay lang yan, magsishaman siya. Pag tinanggal mo yung lion, magsishaman. Oh, shaman okay. Yan, no? Oh, shaman yan. Shaman yan, ge. Ubus, ang int. Ubus, ang int. Crystal Maiden, binan. Pati si Rubik, tanggal eh. Boom, okay, pack, binan din. Ay, sinasabi ko siya, kasi pack nga ibaban mo dyan. Bibigay mo na lang yung pango. Kaya parang okay lang din siyang i-first pick. May team kasi dati nang gumagawa nito lagi, yung Shopify. Oh. Alam mo yun, tapos magbabana ng sunod-sunod tas talo. Na puro int. Di ba gibigay-bigayari eh. Tapos talo, yun lang. Ito na! Oh, support! Grimstroke. SD lang. SD lang muna. Mga ganun. SD. Mga SD, SD. Ayun yung mga tinutupiks nila eh. Lion, SD, Lion. Shaman. Hindi, Grimstroke to. Nakaramdaman ko. Stakies! Patay. Patay tayo dyan. Do na checkmate! Save hero naman yan eh. Save hero rin kasi. Save hero din yan. Save hero. Sa ganito pang game, mapapapango ka pa? Storm na katapat mo? Open eh. O binibigay ng pango. Pero binibigay talaga ng Betboom eh. Ayun na, nakaredy na yung Storm Stakies na yun eh. Yes. Ready for pango na yung ganyan drop eh. Ibebait na nga. Pero kung kayo si Queen, pipiliin nyo ba kumagat sa di na. Paen? DK ka na lang dyan, mid. Ay, wala pala DK. Ay. Binan nga nila eh. First ban nila yung first ban pala. Kasi pag 2 picks yung Betboom, ninanay si yung DK. Queen na pain ka na lang kaya. Ano daw, ano daw? Hindi, wala siya pa eh. Sinasabi siguro dyan, wala akong pake dyan. Pango pa din? Wala pang talo talaga eh. Yung pango niya eh. Ba't hindi mo ipipilit yung wala pang talo? Pango, ano lang siya dyan? Kotol. Ang problema, sila yung malulugi sa 4. Kailangan nila ng 4 na panghuli. Kasi kahit yung Vengeful Spirit, alam mo na yun eh, pre-pretse lang sa Storm yan eh. Hindi mo nga ma-stun yan si Storm Spirit eh. Oh, promise, parang laging all the time, kahit maklik mo siya, yung chances na madadodge niya lang din yun, sobrang taas. Malaki, malaki chance eh. Kahit saglit lang na ano eh, no? Yun! Int! Ano tong DP? Int yan. DP na ni Queen. Int yan. DP na ni Queen to, guys.
tingin ko mukhang flexible kasi kahit pa paano kung i-high pick mo ah. Pero pwede rin naman kinounter mo na yung Storm dahil isa't isa na yun eh. Wala na may magagamit yan. Si GPK lang yan eh. Akala nila yata Storm, Pango ka lang eh, di ba? So yan na. May options pero third pick ng GG. Kanino to dapat? Uy, shoutout pala kay Boss Ray. Ano, pwede yung isa pang support na yan. Kasi para mamaya magamit, ma-maximize mo yung 18 unless gusto mo nang kumuha ng mga Isbin Slark dyan. 25 month subscriber oh. Na consistent nga yun. Salamat at Disruptor! Okay na! Tama na! To shoot na! Shoot na yung ano natin, int natin. Grabe. Over tayo, di ba? Over. Talaga na yun. Sure na. May pantayan na mamaya ulit. Unti pa lang tong labas ng Disruptor ngayon, no? Ano naman to eh? Magnanaga ba sila dyan? I mean kasi, main hero naman kasi talaga to ng Gaming Gladiator. Mm-hmm. Itong Disruptor, kung natatandaan nyo, way back 2023, laging Disruptor Rubik yan. And kung may ganito ka rin namang huhulihin, why not di ka mag-Disruptor? Tama. Yes. And parang threat na rin to na, okay, mag-void kayo dyan, naga kami. Oo. Or mag-slide kayo dyan, sige, naga, may naga pa rin. Sana ka-Disruptor na sila. Mm-mm. So, play na ata yan pagka ganito. Papaisip ka ba dyan? Ano? Papadyag ka ba dyan? Hindi, piling ko kuha na lang sila ng standard na... Hindi, kuha ka na yung standard na offline. Like, ang dami pa option. May mga Centaur, may mga Mars naman. Kasi i-reveal mo yung carry mo dyan. Kung ako to, ilalakas pa yung carry ko na to. Kung ako i-bait boom eh. Since Nightfall naman to, ito naman yung ano talaga nila. Ayun talaga yung parang... Ayaw ba mag-warpling dyan? Bumubuhat. Agad? Oo. Ayaw mo agad mag-morphing dyan. Maka-counter kayo. Okay, NP. O, panalo na tayo. Apat na inti yan talaga. Sinagad na. Sinagad-sagad na guys. Dinamihan na in. Grabe yung mga int support kasi ngayon. Talagang pang-ban din eh. So, nakikita natin ngayon eh. NP and ano kaya to? Kailangan na talaga nila na mag-execute. Mars, open. Centaur, open din. Centaur. Kasi kahit pa paano, very standard yan eh. Kahit sabihin mong pigyan ka mamaya ng Isbin, Slark, parang decent lang naman siya. Okay. Pag Slark kasi napapalagan mo yun, kahit sabihin mong naubos-ubusan siya ng stats. Kung masasaktuhan mo naman siya ng stun or siya na yung una mo talagang nababawasan. Bawasan. Eh, hindi ka niya may hit. So, GG! Ano na ang kanilang fourth pick? 1 minute reserve time. Ano pang open? Dito mo hindi magagawa yung mga brood-brood eh. Pwede siguro dito eh. Bumalik na lang sila sa standard nilang mag-lone druid sila dyan or talagang kumuha na sila ng carry ngayon. Mm-hmm. Kasi offline and carry pa lang naman yung tingin kong kulang nito eh. Unless mag-DP offline ha. Mm-hmm. Diba? Hindi pa naman tayo sure talaga dyan eh. Alam, may idea tayo na nagamit na ni Queen to one time. And nung nilabas nila to eh, talaga mid din to. Yung nambugbog. Mm-hmm. Sino ba inasampulan nito? Pro Series? Pro Series ba nila o Aurora ba? Liquid. Liquid, liquid ako nga. Liquid. Yung si ano, Nisha. Yung Pangolier ni Nisha. Mm-mm. So, Isben! Ah, classic. At si Stunner. Mm-hmm. And kahit pa paano kung mag... yung lineup naman kasi nila, feeling ko magbe-benchful 5-2 eh. Yung Disruptor kasi kinagamit din ni Tofu yan. Okay. No? So, parang pag pinagsama mo naman yung benchful, Isben. Malakas din. Malakas na yan eh. So, wala Troll, Binan. Sa mga hero na pumapalag kay Isben. Yeah. Maybe Slark, bandi ng Gaming Gladiator mamaya sure yan. For sure yan, nice Slark na yan. So mga open off laner for Gaming Gladiator, yung LD. Favorito ni ano, yung LD. Brood, yung Brood, hindi ko alam kung maganda dyan. Kasi LD Brood, Centaur, eh. Beastmaster. Oo. So yung mga pwede yung bandito ng Bedboom. And Brood. 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 Dami nga ni kayo. LD. Dami nyo ni LD niyan. LD ba na rin? Na yan. Uy, may nap silang comment to kay Philip ano Relunia. Boss Alo, salamat sa tip na over 2.5 sa int. Tas di na namin mabasa. Up sa kape daw. Sa pero kapihan. Kasi sabi kape daw eh. So, si Jaso Sasdapo ang bahala. Guys, pasensya na kayo. Basta, medyo masama yung mga pakiramdam na lang mga tao ngayon dito. Basta parang pili ko, kailangan nyo na talagang mag-donate ng kape kayo. Hot copy na kailangan nito. Hot. Iba na nararamdam ako ngayon. Parang mainit yung mukha ko na... mga chamomile yan. Oh my God. Sabi ko kasi sa'yo, magpahinga ka na lang. Hayaan mo na kami ni Dayan. Oh, eh. Dey, kaya ko pa kanina. Kaya ko pa kanina. Ewa ko. Magkadawahawan tayo dito. Finish na yung mga segment natin. Pag gantong... parang kalilalamig na ewan na eh. Yung lamig nga kasi. Yung panahon eh, no? Natutunan na ako si Boss Alo. Wala, ano na ako.
Gaming gladiator na ako rito, guys. Ah, talagang wala pang draft. Kok Pabosalo, wala. Hindi ka ako nainom kahapon, guys. Ayun na, Jasosas! Yan! Ano to, guys, game 3 tingin nyo? Hindi, 2-0 to. 2-0 yan. Okay. Nakaparlay din ako. Para makapagpahinga na tayo. Nakaparlay din ako. Ay, Diyos ko. Ano bet sa int? Ano pangalan sa 1x bet? Yun lang yun eh, di ba? Int heroes to be picked. Oo. Over 2.5 or under. Yun po ang name. So, Dawnbreaker yung binan nila rito, no? Ginagamit din ang game. Okay. So, yung LD yung binibigay nila, feeling ko, bait to. Nako, pagkapit mo ng LD. Pag nag-ready ka mag-LD dito, life stealer yan, finish. Life stealer yan? Life stealer yan! Ano kalaban mo eh? DP, pati ano eh? DPS bin? Eh, Beastmaster. Hindi ka mag-life stealer yan. Hindi ka mag-life stealer. Ano, ipipick mo dyan? Ayan ang hindi ako sure kasi pangit ka ba yung aga. Decent yung Snark. Decent yung Snark since pwedeng malakas yung kasama mo. Ayaw mo rin mag-void. Oo. Siguro pa-void sila eh. Kaya nag-ban sila na ano, ito. Ito, Dawnbreaker. Actually, pwede ka pa rin mag-void eh, kung trip mo talaga eh. Kung malakas kayo. Kasi void versus BM naman, feeling ko 50-50 lang din naman yan eh. Hindi na katulad dati talaga na sobrang worse ba? Yung kapag ka... Void ka, pipikang ka bigla ng BM. Ngayon kasi okay na yan. Gawa doon sa order ka eh. Ng youth berry sa SB, tapos lagyan mo ng honey, tapos yang sama na pakiramdaman mo, boss. Oh. Yun. Oh, BM yun na si Jasosas! Yung pinakamaganda dyan, pagpakape, Java chip, yan. May sabit pa! Ngayon, wala na yung sakit na lalamunan mo. No, wala sobra, ka din. Sobra lang masakit. Sobra lang. Wala na rin yung boses mo dyan, di ba? Meron ba tayong, ilan days ba? 13, 14, 15, 16! Ha? Aga 16 tayo, di ba? Aga 16 ba to? Kaya pa ba? 13 pa lang eh. Hindi, makapagpahinga na ako mamaya. Eh. Tutulog na ako na maaga mamaya. Low streak din ako sa Dota eh, sakto. Tutulog ko na lang. Baka kaya ka nilagnat. Baka nga, no? Puro pula. Ayun, medusa. Ayan na. Okay, good song. Decent, kasi wala naman... Kung makikita mo yung kalaban na wala mag-defusal, di ba? Pero gusto niyo itong Medusa. Kinabahan ako yung 2-0 ko dito. Oo, okay, kinabahan ako. Parang, ko sa parang yung timing ng Medusa. Kaya niya na sumabay ngayon sa Ismen eh, no? Mm. Tapos ang lakas pa nga mo nung mga kakampi niya. Parang mga booster din to eh. Booster strat. Diyos ko. Yeah, game win pa rin ako. Naka-ano na talaga ako doon eh. Naka-tunnel vision ako sa GB. GB ako dyan, GB. GB. Ah, wala ba nun? Wala. Wala bang GB? GG versus BB to BG eh. BG na lang, BG. BG. Ang hirap eh, no? Sige, GG na lang ako, GG. Ako, BB. Mag-bet mong kada yan. Yes. Eh, nabala, guys. Kita nyo naman na yung mga prediction namin na hindi namin alam kung tatama ba. So, good luck na lang, guys, sa mga gusto sumabay. 1xbet, gamitin ang ating promo code dyan na Kuya Nick. Lahat po matatabang letra. Yan. So, para maklaim nyo po ang ating 6,000 pesos na welcome bonus. Game number 1 ng ating best of 3 semi-final sa upper bracket. Yeah. Also, guys, check out nyo na po itong Embrace the Darkness sa DR3. Yan. Available sa Shopee at Facebook. Also, 30% discount po tayo dyan para sa lahat ng mga nagmamahal. Kaya, umorder na po kayo dyan sa ating Shopee. So, game number 1, guys, ang ating ano ba naman yan? Ang dami namang nilalabas. Share nyo na po din yung ating live stream. Guys, Facebook, yan. YouTube, at Twitch, live na po tayo. Meron ba po ba? So guys, wala. Ng ating upper bracket semi-final. So tutukan na natin ang magiging resulta na ating game 1. Bye-bye, kayo muna bahala dyan, Boss Alot, Boss Kimo. Shoutout pala kay Boss Kian Malyari, nanonood ngayon guys. Medyo malalata na talaga mga caster muna natin ngayon. Napasobra! Napasobra sa mga pagkaka-Starbucks siguro mga nakaraan. Yan. Resta kayo, Betlord, sa The Armor, please. Screenshot mo yan, send mo dun sa may-ari ngayon ng The Armory. Oo nga. Yan, guys, nga pala, The Armory. Again, check nyo lang yung inyong mga page. Ayun. Nakaganto ko kanina pa eh. Hindi, si Jules yata, si Jules. Si Jules. Yan. Wala nga ako ng puti eh. Wala nga ako ng puti. Mangingi tayo na dyan sa The Armory na yan. Sakto, 30% sale po ngayon, no? Yes. Regaluhan nyo na ang inyong mga gamer na boyfriend at girlfriend. Yeah. Ayan. May nabalitaan lang ako kagabi, eh.
Ay! Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Eto na nga, mga sir. So, 5v5 Dota po ito, mga sir, ha? Baka lang yun, nasa 3v3, 1v1 pa rin po tayo. Semifinals, upper bracket po. Bakbakan between Gaming Gladiator and Bet. Boom! Maganda yung lineup ng both teams. May mga win condition sila na pag nahit talaga nila, pwede mangyari. Lo, anong match winner nyo? Di ako makapag-Gcash now. Nasa Thailand pa ako. Walang problema yan, boss. Kiyan, malyari. Yan. Ah, match winner namin dito, Gaming Gladiator. Yan. No, yun yung dalawa nating natayaan. Tama, eh. Tama. Yun yung dalawa nating natayaan kanina. Oh, ilang bounty? Uy, tatlo? Tatlo sa GG. Tatlo sa GG ba yan? Ay, hindi. Nakuha. Naunahan ni Centaur. Naunahan. Nagka-scanan eh. Parehas na wala ng mana eh. So, yun na nga, guys. Tigdalawa. Yung bounty natin dito. So, mid lane, katapat nga po ni Queen din si GPK Storm versus dito sa Maiden Prophet. Kumusta yung matchup na yun kayo mo? Lamang si DP dyan. Mas mataas yung threat na ikaw yung makakapatay dahil nga yung Siphon. Hindi mo kailangan ng level 6 eh, no? Kaya nga eh. Sa kaya makabusit din talaga yung Siphon dyan eh. Lalo na, parang yung Storm Spirit naman, hindi naman super range niya kasi kailangan mo rin naman talaga yung skill mo. Skill mo para makalasit. Pero eto, ano magiging build dito ni Ace? Parang wild access ba to? O doon pa rin siya may alaga? Uy, pwede siya mamatay? Delikado, kanyang buhay! Kinaladahan na siya rito! First blood! Makukuri niya yung Nightfall and that first blood. Siyempre, brought us by 1xBet. Take advantage of 1xBet bonus. Get up to 6,000 pesos welcome bonus para nag-register kayo sa 1xBet. Promo code natin, Kuya Nick, matatabang letters lahat. PM lang po sa Kuya Nick page. So ano pa inintay nyo? Let's go sa 1xBet. Ano masakit-sakit yung kahit pa paano dahil siyempre last pick mo tong BM eh. Tama. Diba? Eh, naparusahan agad, no? Masakit din talaga yung kalay nila. Double range na. Ayaw, grabe mang gata. Nakaka-battrip yan, yung Nature's Prophet. Hindi rin naman malakas yung kasama mo kasi. Totoo. Disruptor Beastmaster. Kaya wala kayo ka-concept-concept. Hindi ko nga alam eh. Bili ko dapat dito na lang nilagay yung Disruptor sa may taas eh. Binench mo na lang sa baba. Binench mo na lang sa baba. Para laban yan, NP bench pool, di ba? Parang lucky ka rin naman kung ito, yung... Espen bench ka rin, no? Oo, yung bench pool versus yan, Tekis. Ginaganyan ka lang din. Baka dun sa NP, kaya pa eh. Ngayon, dala natin mamaya malalaman yan, alam. Ayun na nga. Kasi pero, bali mo nga naman kung Disruptor din dun, hindi mo Vengeful Spirit ka, hindi ka makahabol sa NP, tipi-tipi lang din kayo. Sabagay. Ang daming threat eh, kahit pa paano, alam mo naman si NP. Pero, post-4 nga po na Disruptor, ito inside ng Gaming Gladiator, si Tofu yung gagamit niyan. And Ace, mukhang mana boots muna siya. And, oy, may mga back. Ito yung maganda po. Ay, ito yung sasabi ko kasi sa'yo. Pwede mo talaga tipihan dito. Sa my top lane, Drycho going down 2-0, Bet Boom. Okay na! Okay na, guys! Mukhang mangyayari yung Bet Boom. Hindi pa naman natin naitaya yung kontra nila, Jules, no? Naitaya ba? Naitaya din ba yun yung kontra nila, Jules? Naitaya ata. Ano yung ba naitaya kanina yun? Ewan ko lang, ha? Abang si Eric. Baka naitaya ni Eric. Pero ito na nga, Sven, guys. And hindi rin sila pwede. Tayong, ano yun, ha? Ano ba yun? Ay! Drycho! Ano ba yun? Dalawang lasit yun, ha? Tang! Ay! Tang, inumin mo, wag Milo. Ewan ko, parang na-pressure ata siya about dun sa may Lotus, eh. Palabas na daw kasi kaya masyado nagmamadali. Ganun ba? Hindi. So, hindi mo nalalasiting yun? Ganun? Lasit pa rin, syempre. Syempre naman. Ewan ko, parang, baka... Sabi nga nung legendary si Burning, lahat ng tao marunong mag-farm. Tama. Hindi lang nakaka-carry. Nakakabuhat. Oo. Pero huwag mo namang imintis. Tama. Huwag mo namang imintis. Kasi sa gitna, Queen, ha? Mukhang pina-box out na itong si... Storm, eh. Oo, pero ano pa rin naman. Pagtas pa rin naman yung... Naku! Uy, Topo. Ang ganda tinagawa niya. Hindi siya nakita ron? Hindi, hindi siya kita. Galing naman nun. Magandang spot ng punuan yan eh. Isang ikot lang nakapagpanga siya, no? Sa nabuhay pa, ito si Tofu doon. Daya nung Blood Granite. Parang every time talaga up yan, bilhin nyo nasa support. May kill threat bigla eh. Yung mga range creeps naman, yung mga range support din naman kasi ngayon, medyo malalakas eh, no? Oo. And ito na nga, Tofu.
Sisecure niya lang yung water rune dito. So, walang water rune yung storm. Wala. Oo. Grabe naman, ang dami nilang in-invest yung sentry dito, ah. Meron bang wards doon? Wala, nandito. Nasa may kabila, di ba? Ano? Pati yung si DP kasi nakita ko kanina, nag-ward siya, nag-sentry siya. Parang sure sila na nandito dapat sa spot na to yun, eh. Wala sila na ikita, pero okay, GP guys, na-try yata siya patayin dito, guys. Spirit Siphon, ayan na nga. One more Spirit Siphon, pwede mamatay si GPK pero biglang dumating yung dalawang support, guys. Dahil kasi yung Toronto Tokyo, nandyan. And napasobra pa nga, ito si Quinn. Siya pa yung namatay doon. And experience, nakakuha. Ito site ng Betboom. Okay, tatlong lane na may namatay, lo. Okay na. Okay na. Okay na, guys. Pero maganda naman yung attempt niya. Parang kaya niya naman talagang patayin. Kasi unfortunate na dumating yung dalawang support talaga. And maganda kalakasan ni NP sa early game. Oo. Ito yung mga bawal mo talagang bawal mangyari sa'yo, no? Mag-dive ka, mamula ka. Yung tipong ma-underestimate mo na dadating siya bigla. Dadating siya bigla. Oo. And Tofu, tinatry yata nila dito pero meron naman siyang Quillen Blade. And wala masyadong mana. Ito si Ace. Kahit na first blood to si Ace, goods pa rin tong network okay niya. Okay pa, oo. May dusang naka-first blood to, ano? Dapat medyo lamang nasa'yo ng mga 500 to 400 dyan sa nangyari. Pero... eh, ano lang naman yung item nito? Hindi naman lang kasi threads to. Diba? Yung mana boots na siya man siya. So, in terms of last hit the night, pwede mo talaga siyang bulasin pa. Maunahan. Oo. Usually, malakas pa yan kapag naka-ano, ano eh, yung... nakaya siya. Or kahit siguro yung ano lang, yung Elven skin, no? Mm-hmm. Yun yung mga pandagdag last hit mo eh. Kanina ko ba nakita kasi yung double... ay, kay Amigo kasi nakita yung double wave band. Naka-rect kasi yung dalawang sili. Ang maganda ba yun? Hindi, parang okay lang. Kasi mura lang eh. Mabilis din naman ano eh, no? Dumamage na. Pero Toronto, okay, namatay po siya rito. Ang ganda ng timing. Kita mo yung scripts nila, mamamaximize nila. Okay, and ang maganda pa dyan, talagang yung 3-man, dito ng gaming gladiator, ang lakas nito, ha? Dalawang rate. Worse. Pero nasecure naman ni Save yung rune sa may taas. Kita mo mayroon siyang illusion rune dito. Oo. Yung Tekis, guys, pero mukhang basag yata yung gitna. Okay, na-pullback. Na-pullback. Pero hindi pa rin natitira yung catapult dito, guys. Mukhang basag nga yung middle lane dito, Queen. Ah, ganito. Ah, ganyan. Wala pa 7 minutes. Pwede pa sila mag-contest yata ng Wisdom kung gusto nila. Hindi na abot. Hindi na abot. Easy na lang. Ako, Miss Master, hinahabol na naman siya dito. Kailangan niya mag-out dito. Oh, hindi to tama. Yung Sprout doon, ito si Toronto Tokyo, hindi niya na-ispatan si Ace. Eh, TP out na lang. Kung yung, or Ace. Kung yung ibang mga skin mo, may humahabol na aso ito. Kasi ibon yung humahabol sa'yo. Skill mo eh. Oo nga eh. Skill mo, kita-kita ka, no? Oh, kita-kita ka rin. Basta ba si Center? Okay naman din. Okay, di si Miero dito, guys. Meron na siya dito Veil. Going for face boots and then dagger. Alam mo kung maraming na-miss na last hit nga ito si Esmer. Marami yan? Oo, tignan mo yung effort eh. Tanong mo nga kung baka gising lang yan. Kinulang sa gising? Sa tulog? Okay. Hindi, okay lang yan. SMB naman yan. Pag pinag-stock mo yan mamaya, eventually, yayaman naman yan. Eh, baka hindi pa niya malasin itong mga neutral. Eh, kalokohan na yan. Kalokohan na yan, diba? Parang pwede maging slow pace itong laro na to, ah. Dahil ang aga rin nabasagan ni Storm, eh. Ibig sabihin nito, wala nang pa-atake ng mid yan, eh. Mm-hmm. Or unless talagang aapatin niyo or lilimahin niyo na yung gitna. Yan ang disadvantage kapag nakukuha ng katalaga ng... rune, sa taas. Isave na naman nakakuha. Ay, nabantay yung maigi yung rune. Okay. Malas si Queen ngayon. Malas, okay. Malas si Queen ngayon. Noong nakaraan, binibigyan siya ng rune eh. Ha? Halos talaga na pa-farm niya eh. Pero safe and center. Pwede sila mag-try dito kay Dracho. Hindi tumama ang alam siya ni Miero. Parehas hindi tumama. Oo. Eh, nandiyan na yung rotation ngayon dito ng Gaming Gladiator. Gunstrike, kinamit rin ito ni Sven. Pati yung exorcism. Eh, stampede lang. Eh, stampede. Wala silang pabalik. Ang layo na ni Miero dyan. Pero pwede na lang kumuha ng tier 1 tower sa may top lane. Ginamit naman na nila yung kanyang exorcism, pati itong gun strength. So, ulitin na lang nila yan. 45 gagamitin dito ng Betboom. Trying to buy some time na makadepensa pa ba sa may middle lane o sa may top lane or push na lang sa may gitna ang Betboom dito. Actually, natry ata ni Storm kanina. Nakita ko parang ina-advance na nila. Mahanap ko kung meron niya ata ano doon. Stock? Stock.
pag BM kasi kalaban mo, almost pwede mo na talaga i-consider na may stack lagi yan eh. And eto na nga, sinisilip na nga po rito at nakakispatan nila si Toronto Tokyo. Vision ba ng abdisyon na Benton? Okay. And dumating dyan. Eto si Quinn, kaso GP kayo makakapag-out and Quinn Delegado pa rito. Pwede mag-TP yung Nature's yan? Prophet. Pero Nature's Prophet going down. Ba't kasi may nakahabol na creeps dun? Ito mo may mini creeps. Parang hindi talaga mamamatay si DP pagka ganun eh. Once na marami ka kasi talagang ma-siphon, automatic yan. Automatic yan. Over 37 minutes, sabi. Naka-over pa tayo. Oh, pero tayo dyan. Kaya na nga pala natin yung butal dyan. Over-over lang tayo dyan. Ah, let's see. Mukhang pre-farm naman din si Centaur. Kasi yung BM yung mayaman eh. Okay. Hindi pa kumukuha ng stock to. Alo ah, ito yung BM na talagang lane lang na farm tong network niya. Eh, problema lang mo. Pwede naman silang apat lang, no? Yung spin na lang po. Kumali na lang agad na puno. Ay, ito po, patay. And yung drone doon na naman sa may taas. So, si GP kay makakasecure niyan. Talagang hindi ka rin mahal ni Valve ngayon. Aha. Uh-huh. Tawawa si Quinn, wala pa na kukuha pong rune guys, 10 minutes na. Panalo ka naman eh, ang ganda nung nangyari sa lane mo, nabasag mo agad, nakapag-rotate ka pa sa top. Kaso yung wala lang talaga eh, malas lang eh. Ng loob eh. Malas lang. Kumbaga skill pa lang itong pinapakita ni Quinn sa atin, pero nakaunang objective na agad. Oy, try cho. Mag-try ba sila rito lang, dito si Tobo, ito na nga, ultimate ganyang gagamitin dyan. Pero sila pabalik. Kailangan ba? Ayun na nga, yung glimpse back dito. May tumipi in Toronto Tokyo. Celery, nandyan din. Kaya ba nila patayin to? Stampede ginamit. Emiero, buhay pa. Toronto Tokyo, trying to kill. Ito si Dopu. Napatay naman niya yan, pero mukhang buhay din niya. Yung magiging kapalit dito. Toronto Tokyo, going down as well. Hindi naman sumama yun. Parang 2v3 yun, ano ah? Oo. Nakapitas ka ng isa. Baka solo experience ka pa doon sa may pagpatay mo kay Dopu. Hindi mo rin naman gagawin yun. Eventually, igudas dead ka na rin eh. Oo. Pero yung Centaur ha, kanina pa nababuhay ito ng pa-stampede late lang ha. Kulang pa, kulang pa yung damage nila. Kulang pa yung damage talaga. Wala pa kasing madness din yung Ishbin doon. Ka broadsword pala siya. May claymore, claymore ba yun? Broadsword. Broadsword, okay. Ayan na nga. Pang MOM. MOM na yan guys. Storm. 1-4 pera niya. Ano item niya pa ganyan? Witchblade, kaya o yung Witchslayer. Kung mag-rush BKB ka dito or mag-sense kaya ka ba? Kasi pabalik silence to, silence din ni DP. Baka nga mapayuls-yuls ka pa dito eh. Pwede yours, no? At least para bang pang-salba mo sa sarili mo. Pag dito pa rin yan, talaga naman, Queen. Diba, nailipat ni Alu sa'yo. 12 minutes. Ayun. Regen. Regen pa. So automatic go kagad, Celery Delegado rito, Celery goes down. Na-burst na sila. Okay, hindi pa nga pinapop dyan yung regeneration rune. Planado naman din kasi, nakasmoke naman sila, kita mo na parang talagang binibait na rin nila yung rune eh. Malas lang na dun pa talaga lumabas. Hindi naman din kita ni Baneful Spirit yun eh. Kaso mid ha, marerecover na nila yung pagbasag ata. Oops, nakadepensa. Easy lang daw. Regeneration gagamitin dito ni GPK Farm. Sarap niya. Habang ito si Nightfall, ganun din. Almost Manta style na rin to. 12 minutes lang game natin. Buo na yan. Manta style na kayo. May dugo sa. Natatakot ako para sa gaming gadgetor. Kasi talagang pag may dugo sa kalaban mo, then walang magdi-disperser Manta sa inyo. Mahirap kalaban ka eh. Okay, marami naman kayong disable. Pwedeng ganun yung mangyari. Kaso once na magka-shard yung TX, mama, di ba mamatay ito? Parang may doon sa game to, oo. May doon sa game, no? Parang may doon sa game to sobra. At tignan lang natin, mukhang goods pa naman yung game. Hindi pa naman sila totally looking-looking. Tama. At 6-3 yung score. Almost 1K pa lang naman yung labang ng kalaban. Sa Echo Saber, yung bubuhin dito ni Sven. Hindi naman di-diffusal blade dyan. Hindi naman inaabang ako kung anong gustong route nito eh. Kung kailangan ba, bloods ka lang pa uli. Oy! Tracho! Bulaga! Welcome! Inabangan. Sa Hydro, patay! Welcome sa Hydro! Dalawang bomba yung sinalubong sa may tatlong hero. Parang alam na alam eh, no? Basang-baso eh! Oo, basa. Ay, di, may ward kasi sila dun. Ay, no, may ward sila dun, no? Defensive ward sa may Radiant side, sa baba. So, nakikita nilang nandun yung mga support. Nagkaroon sila ng idea na baka mag-gate. Baka mag-gate, no? No. So, nakaabang lang kaagad sila. Ang galing! Tsaka maganda to kung ikaw yung bedroom dahil hindi mo nakikick out yung Medusa. Kita mo, 13 minutes nakabata. Yun yung sana gusto nila eh. Matake yung tier 1 tower doon.
Mamomentan na sana. Okay na sana. Nadiward pa kayo sila dito sa may baba. Mm-hmm. Yeah, farm-farm lang to. Magiging farm to. Mahirap po to para sa gaming gladiator kasi kung gusto lang may... Uy, naka-Gribs! Gribs? Gribs yung pinu ni BM. Recta-Gribs. Ano, ngayon ko lang nakakita ng gantong Beastmaster. Teka, ha? Inap ba yung talagang team item ka Gribs lang? Naka-Gribs ka. Maganda pa ba yung bubuo ka ng Crimson sa Medusa? Hindi pa ako nakakita. Okay lang yata. Pero mahal kasi ng Crimson. Parang di worth it. Naka-Gribs ka na ganito eh. Parang casual gaming gladiator na ito. Mag-a-blood, mag-a-blood siya. Nakita ko. Mag-a-blood siya. Okay, so itutuloy pa rin nila. Mag-smoke na sila okay. Dito, nalilimahin na nilalo. Dagger Rally Center, guys, sa side ng bait ng bet boom. Ito na nga, Echo Saber naman on this bend. Tingnan natin, magkakaroon nga tayo ng engagement yata dito. Smoke, sa side ng gaming, Nightfall, Manta, then Diffusal Blade, Disperser next item. Ipapakita siya dyan. Igo-go ba siya? Yun ang tanong. Ang nakatakot eh. Parang lakas siya mag-depend. Tapos tingnan mo, may hawak-hawak pa siyang Great Lotus. Hindi, Great pa lang yan. Great Lotus pa lang yan. Uy, tinanong na lang agad. Si Queen pa yung nahuli. Meron na gaster na dito. Ito si Scratcho. Oh, the blast off. Sabay hatak. Naku, naswap. Oh my God. Queen, pwede mamatay. Pero nag-re-regen pa with the spirit siphon. Konti na lang buhay dito ni Drycho. Oh, upos yata ang gaming gladiator dito. Apat yung patay. Okay. Kumu, next target. Sama muna lahat. Disaster sa side ng gaming gladiator. Ay, hindi ko alam kung anong point nila doon. Parang kanina pa sila may gustong gawin doon sa may gate na yun. Oo. Sinasagit kayo ng objective doon eh. Parang may gusto ka lang patayin. And eto na nga, sabi ko sa inyo. Ang tayo dito, ano, ubus ang parlay. Bedroom to. Bedroom to times 3. Basang-basa yung galaw eh. Kita mo? Hindi naman, fair naman yung game eh. Pero isang execution lang ba yung naganap? Tama. Mawipe out ka. Kahit paano, hindi nagamit yung exorcism doon ha. Hindi nagamit yung exorcism doon. Talagang papatay na sila eh. Before pa mangyari kung ano may gusto lang gawin. Ina MVP sila eh. Apat silang tinamaan nung ano doon eh. Nung blast off na may kasamang disarm. Oo. And oh, that's done. And another one. Pumapatay na naman yata si Queen dito. Queen goes down. Next target will be si Celery. Pinapasabog sila nito. Oh my God. The slow. Tatama. Ito na naman yung stun ng itong si Centaur. And another kill for Bet Boom. 14-3 score natin. Sabi ko naman sa inyo. Binugbog. Bet to the boom. Ah, ito yung mahirap ngayon sa sitwasyon nila. Oh. Kasi kung medyo pantay pa yung game, masasabi mong pwedeng maano pa eh, ma-reverse pa yung gaming, gumanda yung timing, lahat sila mag-item. Pero once na S-Ben ka, nagagap ka sobra ng Medusa. Alam ito, mo na ito eh. Hindi ko alam eh, palaban sila eh. Ayun, lahat sila na disarm mo. Stun pa lahat. Pang, sumabog yung bomba. Ah! Nasulit yung Tekis yung team fight. Oo. Grabe yun. Okay. And ayun na nga yung ating instant replay presented by Predator Dice times 2.5 sabi ni Jeff Roldan. Pero tingnan natin, malay mo. Malay mo naman, mayama pa naman si Isbin eh. Nakarigil nga lang si Dennis dito. Parang ang hirap niyang huntingin dito, alo? Parang mahirap siyang patayin dito. Talagang automatic makaset siya. Especially Storm and Centaur yung kasama mo eh. Ayan na. Tira na naman dito, unahin na naman na si Queen, si Queen. Kalahati na naman buhay, so hindi na naman makapag-ultimate yan. Diyos ko po, patay ka agad. Going for Witchblade pa si Queen dito. Wala talaga siya defensive item, pero ginamit na sa may Medusa. Mapipigilan ba nila to with the ultimate na si Topo? Gusto na lang i-burst down. Pero blast off again! Four-man blast off para dito kay Save! Pabus sila ulit dyan. Sabay pasok, no Storm Spirit. Nalalaban naman sila dyan with the Gaster kito si Drycho. Kaso mamamatay na, ito si Ace, and next target will be Celery. Kinagat ng 7 snakes, guys. Natinitipan pa rin nila si Save. Okay na? Ha? Duration? Sabi ko yun. So, lalo sumama yung pakiramdam ko. Ay, may piniping pang rundo, no? May makukuha pa atang arcane. Ay. Kaso sa ngayon, parang ang hirap, no? Pag napil mo,
Yung Medusa, 20 minutes timing nito, alo eh. Hindi po may ages dun magsasama-sama. Ginagawa ng Betboom, 17 minutes, magkakasama na. Ang sobrang hirap dyan, Gaming Gladiators. Oh my God. Tatatake na rin sila dito sa taas, siyempre. Idadamay na nila yan. Hindi pwedeng nababurst out ng ganun si Quinn dahil naitanong mo natin yung epekto every time na siya yung sinisave, siya yung sobrang pulado. Hindi ba sila wala silang damage eh. Hindi mo rin naman pwedeng pag nakipagbanggaan ka na sa Betboom, hindi ka naman na makakatakbo since may stampede din. Mm-hmm. Masyadong matapang eh. Ah, may pinili si Queen. Ano to? Mage layer ba to? Ako oblivion ka eh. Ayun na. Paano ba sila laban dito? Lugi is bent din eh. Mahirap yung laban nila. Kasi kailangan may ma-burst talaga sila. Kunyari, pag nag-all in sila sa Medusa, dapat mapatay nila ng nagamit yung ulti ni Disruptor. Alam mo yun? Yung tipong na-combo mo na doon. Pwede kasi hindi makapag-gaze eh. Pero once na may active lagi yung gaze, ang hirap ata. Ang hirap pumatay talaga, as in. Ito, may balak sila ko. Toronto Togo, binibait lang nila oh. May hanap dito sa may band ng baba. Naka-smoke din sila dito. Umaga na eh. 1 minute siguro. Yung ano, wisdom rune. Bago sila mag-play around. Parang ganun na nga yung gusto atang mangyari ni Miero. Naghahanap na sa Ancient eh, oh. Witchblade. Oh, yun nga eh. Nag-witchblade nga siya eh. Nakita ko eh. Bubuhayin ba siya niya? Si Topo? Naku, nakikita pa nila si Topo. Inahabol ng creeps. Scanning. Okay. Ah, hindi. Hindi na sila kumontest. Hindi na magkumontest. Doon na sa may triangle. Pati itong Tormentor, kukunin na rin dito ng Gaming Gladiator. Dahil pulahan nga ata kayo, pwede ata mag-contest ko bigla. Pwede na nag-stampede. Out kayo dyan. 21 minutes. Hindi na natin. Ito na. Alam din nila. Alam din. Pero umasok ha. Ito po na. Andam po na. Si NP sa likod. Ayan na nga. Napalaban na nga po na naman dito. Matay na naman yung mga support nila. Oh my God. The ultimate climb from Nightfall. Tatlo. Agad yung tumamba sa side ng Gaming Gladiator. Kala natin hindi na mag-contest. Bigla pumasok pala. And huwag nyo muna tatapusin. Kahit pa paano kasi may info. Alo eh. Tama. Nabasag may Tormentor eh. Siyempre, parang pwede mong expect na, ay, boss yan, no. So, another team fight na naman yung naipanalo nga nitong Betboom. Lahat na ipapanalo nila rito. Hindi naman gano'ng kayaman si Medusa. Ito, nag-networking. Butterfly na to. Nag-networking, may disperser na yan. Yan ang masarap. Mm-hmm. Nag-networking si Medusa, guys. Di ka naman mag-MKB sa spin. Pwede kung huli. Yung tipong mga last item mo eh. Mm-hmm. Yung early item, ayaw mo naman kay Sven nun eh. Parang kung pango mo din to, mas okay pa eh. No? Sila yun mag-defusal blade eh. Kinabahan siguro sila dahil nga i-Storm Tegis sila eh. Storm Tegis, naka-ready. No? Parang hinihintay na lang yan pag mag-pango ka eh. Oo. Pero siguro isipin ni Quinn dito, pango pa rin ako. Hindi, maganda naman early niya eh. Oo. Maganda naman early niya kahit pa paano. Nag-ready lang nung na-first, nung namatay siya dahil tinipen siya ng dalawang support. Pero yung nangyari ba? Yung connection mo ba sa game? Talagang napunta lang kayo sa baba eh. Kung sumabog. Ito lang kasi nagiging problema yung teamfight naman nila. Yeah. Oh, na-try nila to kaso BKB na. Oh, paano mo ano yun yan? Nilabas na yung swimming pool. Karang ayaw nang magpakamatay nung kaya. TP out by Queen. Okay, buhay naman siya dyan. Pero ang maabutan, si Tofu. Tofu goes down. Wala na naman. Next target, Celery. Oop! Bam! Tumama. Alam mo na yan. Talagang sure ka na nga. O, nagtarimpa agad ang dalawang bomba. Oo. And napakahirap nito ngayon sa side ng Gaming Gladiator. Baba yung mga nagparlay ng 2-0. Ako yun ah. Ikaw yun. Match winner na ako dyan. O, Tricho. Uli. BKB TP out. Dako. Ako, nagagamit yung BKB ng bandang. Medyo pa-disaster yung nangyayari na. Aha. And kahit ito, talagang nangyusuruin eh. Mag-BKB eh, no? Mag-BKB pa agad, hindi tinuloy yung Shiba. Sabi niya, wala, dapat basta wala lang na burst natin. At saka parang, as long as hindi ka masasilence, Oo. No? Yung hindi ka mapasok sa swimming pool, hindi ka basta-basta madi-disable nitong hero nila, eh, free game to sa'yo. Mm-hmm. Ano ang gagawin ngayon ng Gaming Gladiator? Paano ba ang recovery rate nila? Shop isa. Nakaka-ages na. Wala na. Tapos na lang. Okay na? Oo. Damay yung one over mo. Okay na, guys. Sobrang yaman eh. 23 minutes. Ano to eh? Ito yung talagang sobrang napabayaang Medusa.
Pwedeng yun yung sabihin ang mo sa kanya. Ang yaman eh, no? Oo. Ano ka palang yung dapat eh, naka-disperser, tapos pabili ka palang ng Eagle Horde, parang iniipon mo palang. Kasi may butterfly na eh. That NS off na lang ang GT. Ladit. Bago na NS off dito. Ayun na, kaila. Mapalaban ba sila rito? May Aegis na to, ha? Maghahanap sila sa may likuran kung may matatagpuan man sila. Wrap around. The wrap around with the amplified damage na meron si Draichu. Kaso wala po man doon, guys. At saka kung parang palapit ka din, wala ka pang dagger eh. Wala ka pa rin aganings. Parang mo ipupukpuk yung ano mo dito, GS. Okay, ito dito siya. Tower na lang ang pinaginitan. Tower na lang. May DD, may amplify damage, GS. Oh, may amplify. Ah, tignan natin. Nakaposisyon. Miero. Ayun, naunahan. Ayun na naman, dalawa naman ang tinamaan. And dalawang may BKB na rin niya. Kahit ipasok mo sa swimming pool, manlalaban niya ng GP kayo. Pwede mamatay. Namatay sa roon. Kaso, nag-islam sila lahat. Naging bato yung Sven, guys. And ubos na naman yung Gaming Gladiator. Apat yung patay sa kanila. Tatawag yan, ano? Wag naman. Tatawag yan. Wag naman sana. Tatawag yan. Ay na, under na naman. Nakakasakit na nga ako, tas under pa. Natatalo pa naman. Sinabi yan na kasi kita kahapon. Tigilan mo na yung over-over na yan eh. Hinabol pa kasi ni Jack! Si Jack yun eh! Kaya nga. Sabi ko, wag na eh. Oo. Hindi, ngayon talaga sobrang hirap na. Kasi perfect timing na to para sa isang Medusa eh. Ayan na nga. Guys, kumakatok na po sa inyong mga pintuan. Hello? Are you GG? Usually dyan yung sobrang yaman ng Medusa, kahit pa paano, kaya mong kubugin yung mga kakampi. Eh, kita mo yun, kahit naroro mo na yung naka-BKB, wala ka mapatay eh. Kailangan mo ng aganim sa Disruptor, kaso malabo pa meron yan. Malabo kung manyari, dahil napakahirap talaga nila. Hindi naman na sila nakasilip kahit second tower eh. O, pwede na ulit nilagay sa baul yung Disruptor. Okay na muna yan. Iba na! Ibang-iba ka na na. Yes, man. May alam mo. Kung iba na ang mga pangako mo. Ay, nako. Gaming Gladiator, what happened to you, my friend? We lost everything today. First 10K. Ay, tinamahan ang stat. Tournament namin to, sabi ng Bedboom. Op! Abangan na. Wala, ulang na naman sila. Ulang na naman yung damage. Pinotektahan lang ni Nightfall, guys. Out ka talaga. Uh-huh. And meron ditong si NP lang, pinaginitan. NP na lang daw. Napatay na si NP, pero Blasop. Patay din siya dyan. And Draichu, nilo normal. Mamamatay si Draichu dito without buyback. Eh, pwede nang itawag yata ito. Eh, nag-buyback yung baseball. Teka, wala silang carry dito. Teka, nakabit ba tayo dun sa favorite? Tama. Kailangan magkapatayan po dito. Nagkakapatayan naman kung ano-ano na nangyayari, guys. Nag-buyback na rin dito si Ace. Pero nalalaban pa rin yung center. Pati yung Medusa. Nightfall goes down. Pangalawang beses na yan. Pero Toronto, Tokyo, nandito na rin. Kasama. Ito si Nightfall, nakakabuhay lang. Si Ellery goes down. Ang dami nag-buyback. Nagkakapatayan na nga po sila rito, guys. Same. Binibate lang yung kaya sarili. And Ace. Storm. Delegado. Patay. Ito si Ace. Pwede na. Itawag GG. Nila. Itinawag na. Lima yung patay. Wag ka mag-buyback sa sentor. Nag-buyback sa sentor! Bobo mo naman! Int lang yung tinawa natin. So, ubos yung pambet natin. Ubos. Buyback pa siya eh. Ubos, guys. Ano yung hindi ko na makasama sa picture? Ayop na trip yan. Kasi hindi mo pinatay yung ano-ano disrupto. Guys, malas talaga kayong dalawa. Bumukod na ako, di na ako ng gaya. Nag-bet boom na ako, ha? Malas gusto ko rin naman mag-bet boom, kaso naalala ko kasi yung pinarlay ko kanina. Nag-0 GG kasi lang. Malos, guys. Kontra talaga. Sino to? Michael Angelou? Guys, may sakit na ako. Ayoko na. Kung ano-ano yung kumakapit sa'yo, Lods. Kumakapit na ako. Kung ano-ano yung kumakapit sa'yo, Lods. Hindi ito si Alo. Pero yun na, nakita natin din yung impact nung
last week Medusa sobrang na-maximize sila din, especially read na read kasi yung game eh. Kita mo yun, lahat ng movement nila, yung S-Bend, alam nilang mag-gate boot sa iba, inabangan. Another time, since alam nila walang nagpapakita ng gaming gladiator, mas nauna silang naging lima sa gaming dun eh. Hmm. Setup na naman yun eh. Pero yung itemization ni Ace, first time ko kasi makakita eh. First item, guardian. Kaya nga eh, nagtitrip din niya ata yun eh. Anong reason? Buti pa kung nag-blood siya dun, ano? Hindi ko alam. Kasi parang siguro, kaya siya nag-ribs. Ang naisip ko lang na reason dito, since DP mid sila eh, para ba magsabay-sabay sila na mas malakas sila ng early timing. Parang ang labo eh. Wala, hindi naman nag-work yung storm. Hindi rin. Para saan? Sa heal lang talaga. Hindi ko alam. Tsaka diba yung... Iba ina-play lang yung arcane boots. Aga, sumama na Medusa, diba? The new meta na hindi, talaga hindi mo siya kailangan, sumama ng sumama. Dahil ikaw na yung sinasama nung kakampi mo eh. Lahat nga nung atake, read na read. Kumbaga... Pagka nangyari yun sa lineup ng Medusa versus S-Bend, nalamangan na kayo ng mga 5K, 6K, alam mo na yan. Alam mo na yan. Alam mo saka na yan. Alam mo na yan, pag yung mistake. Carry mo, hindi makalasit, nakita natin, umpisa pa lang yung makalasit. Dalawa yun, alam mo lang, may mali talaga. Wala sa humulog. Masama pakiramdam ko. JB, nandiyan ka ba, JB? Gagi, 2-0 na to. 2-0 na ba to? Yeah, ilaban mo na. Guys, pasensya na po. Ayan, nagkakasakita na po ang mga tao dito. Hindi naman po nalungkot sa bet si Boss Alo. Masama lang po ang pakiramdam. Yun lang po, guys. Kahapon pa. Pero silipin mo na natin, sino ba ang ating match MVP for our game number 1 ng ating upper bracket semifinal? Sino ba sa inyo? Okay, save ako eh. Si Shave. Si iba ko dyan. Si Shave. Shave. Siguro ako si Nightfall. Medyo walang yari talaga. Top man, hindi napigilan, no? Pwede din. Hindi siya Night Fail. Na gusto ko lang yung kay Shave. Gawa lahat nga nung execution ba nila. Pwede na ma-maximize niya talaga yung saka, blast up to... Saka yung blast up niya, no? Second skill. Apat lagi. True. Pasok. Si Jiracho, MVP. Or yung Graves. Napa, yung Graves, ayan. Wala kasi si Kuya Nick. Kung nandito si Kuya Nick, yung sopa na naman yung MVP. Oo, walang kaya. Bumubuhat ng Bruce Split, pero save. Save na, di ba? Save. The MVP with 5-1 and 22 na KDA. Swerteng-swerte yung kanyang pagkaka-shave dito. Talagang gandang debut for our upper bracket semifinals. Pero... Maia-advance ba ang ating weekly budget dyan? O tsatsagain natin ito? Labol pa rin. Ano ba? 300? May kano pinatitira? Ang tanong kung pumasok na yan. 300? 800. Pwede pa yan. Ganto na lang para may recovery rate tayo. Ayoko na, ikaw na. Match winner mo na lang yan, Gaming Gladiator. Huwag na tayo sa research. Match winner mo na lang, Gaming Gladiator. Puso na lang. Oo, wala na. Nandito na talaga tayo eh. Game 2? Match winner na, okay, yung ano na, series? Reverse, oh. So game 3 daw, madala. Pag tinayaan natin yung match winner yan? Oo, 1.52. Eto 2.5 sa GG. GG ka, di ba, boss Kimo? Oo nga. Map 2 na lang muna. Grabe yan. Map 2 na lang, ganun din oh. Nabababaan ka sa odds. Ay, 1.6 lang pala sa map 2.